Pinas. Saan? Saan sa Pinas? Sa UP Diliman. Oh, Quezon City. Yeah. Ilan taon po kayo, madam? 41. Ikaw? 47. Yeah, anong work? Ito, driver. GNT, transport. Talaga? Opo. Ayan ang mga truck namin, tsaka yung mga tao. Ayan ang. Driver, kanya. Opo. Tenuer. Truck. Okay, thanks. Thank you. Bye. Kayo po. Ha? Ba't nagbabay na si Ma'am? Kayo po, ano po nagkakabalan niya? Sa abroad ako, nag-abroad ako, ex-abroad ako. Babalik kayo abroad? Yeah. Pa-medical na nga. Good luck, madam. Okay, bye-bye. Good luck. Bye. Bye. Thank you, DJ. Saan po kayo, saan po kayo pupunta, ma'am? Sa ibang bangka. Oh, ba't po kayo nagbababay? Hindi. Okay na, bye-bye. Ha? Pwede stop na, DJ. Bakit po, ma'am? May nabanggit po ba na may nakakasama po na salita na binitawa si sir? Wala po. Ah, wala naman. Kasi po sabi ko po gusto ko yung mga taga-ibang bansa. Ayoko ng Pilipino. I see. Kaya po pala nang nalaman ho ninyo na ano na si sir na sa JNT dito sa Pinas eh. Nagbabay na po kayo. Ano po ba gusto niyo sa ibang bansa din? Tulad po ninyo. Opo, di ba sabi ko po 'yon before? Hindi ko po alam, ma'am, kasi hindi naman po ako 'yung naghahanap ng mga kausap po ninyo kasi si manager po 'yon. Hindi ko po alam 'yung mga chat po ninyo, 'yung pinalitan ng chat ninyo ni manager. Oh, pero 'yun po pala gusto ninyo. Opo. OFW din o ibang lahi, AFAM. Yeah. Apam. Eh, wala pong apam dito, ma'am. Nag-apam pangga. Meron eh. Nasa ibang bansa rin siya, kahit Pilipino. Ah, okay. Nasa ibang bansa din. Wala po kasing naitapato kayo ngayon, ma'am, kung kailan po kayo nagpa-line up. Wala din pong nasa ibang bansa na nagpa-line up. Kaidaran po ninyo. Ganun ba? Yung match po sa inyo, wala po eh. Kung meron lang din naman siguro, yun po ipapinartner ni manager, pero wala. Mm-hmm. Bakit po naman, ma'am? Bakit po naman? Kasi, ano po hanap ninyo sa isang lalaki yung bakit po nasa abroad? Kasi ex-abroad ako, dun ako nalalagi sa abroad eh. Oo. So, mas mahirap po yun pag pareho po kayo na nag-abroad nun, ma'am. Sabay talaga po kayo mag-uuwi nun dito sa Pilipinas para magkita. Pero kung si yung lalaki nasa Pinas, ikaw lang uuwi, di po ba? Hmm. Oh, yun na naman, yun na po, ano, mas madali yung ano, yung ikaw na lang uuwi dito para uwian mo kunyari si sir, di ba? Isa naman yung boyfriend mo, kasintahan po ninyo nasa ibang bansa din. Minsan, di pa kayo sabay uwi. Anong pagkaiba, ma'am, nang nasa abroad o nasa Pilipinas na makakasama mo? Hindi mo naman kayo magkasama nun kasi nasa ibang bansa din eh. Oh. Ano pong pagkaiba, ma'am? Kasi pag nasa abroad... Kasi po... Ano pong rason, ma'am? Bigyan mo kami tatlong rason, ma'am. Hanapan kita ng OFW, ah. Bakit po, ma'am? Gusto niyo nung nasa abroad din? Kasi po? Gusto ko doon, taga doon, para hindi maging babaero. Ha?
Ay, ganun? Nakaranas na po ba kayo mag-boyfriend ng OFW, ma'am? Hindi pa. Marami na po. Sa OFW dati. Oh, yun naman pala. Niloko po kayo. Nagpakabait po ba? Hindi. Hindi po. Ako nang loko. Ayun lang. Kaya gusto mo pala yung OFW para may lukuhin ka. Ganon? Oh, sabi nyo, hindi naman sila nagloko. Kasi nasa abroad. Ikaw lang yung nagloko. In-admit mo naman na ikaw yung nagloko. Siguro tingin ko sa'yo may mali, ma'am. Hindi sa kanila kung ganun. Yes, sir. Yes po. Dada na nga, base kung may arad na taga Bacolo, doon ano ba? Base kung may arad na. Hindi ko po alam kay manager kasi kayo pinagtagpo ngayon. Wala po akong ka-idea kung sino-sino yung mga guest ko, no? Ah, okay po. Opo, no? Kasi host lang po ako din eh. Oh, iba po yung mga nagla-line up sa inyo, nakikipag-usap sa inyo sa off-cam, di po ba? Sa on-air, ako na. Pero yung mga naghahanap ng makakausap ninyo, nagre-reply sa inyo, hindi po ako yun. Ano po kayo po yun? Oh, eh, hindi ma'am, hindi ko kaya na ako lang mag-isa sa programa na to. Lima kami lahat dito ma'am, lima. First time ko pong sumali dito. Ay. So, wala pong chance ma'am na si sir bigyan po ninyong pagkakataon, pakita sa inyo na kakaiba po siya sa mga dati po ninyong naging boyfriend. Oh. Ah, wala talagang chance. Kasi si sir walong unit lang naman to sa GGNT yung pinasok niya. Oh, tapos para malibang nagtatrabaho din, nagda-drive. Home income naman to nang hindi bumababa ng 70,000 a day ma'am. Kung sa kita lang ng OFW, isang araw lang ni Sir yan, isang buwan nila. So, kung yun lang naman eh, kaya naman po kayo buhayin ni Sir. Kahit nasa Pinas lang. Oh. Tsaka, kahit kung may asawa na si Sir, kahit titigil niya sa trabaho, ikaw na lang po yung tupagin niya. Oh, hindi ka na mag-abroad. Ayaw mo nang ganon? Oh. Isa naman boyfriend mo na sa ibang bansa. Malayo din po kayo. Wala din. Di po ba? Nag-asawa ka nga. Malayo din kayo. Di wala din. Walong unit pinasok ni sir sa GNT, mama. Kumikita po ng ano, mababang 8,000 isang araw niyan, ma'am. Isang unit niya. To, sige lang bala to. Pamati ka lang bala sa akong to. Suportanda ka. Oo. Ano ma'am, may pag-asa na po ba si sir na ipakita niya sa iyo yung pagmamahal niya? Bigyan mo lang ng pagkakataon. Saan bansa po ba kayo mambabalik? Saan bansa po ba kayo nag-abroad? Dati sa Qatar, 12 years. Tapos Dubai, Hong Kong, Riyadh. Ngayon po, saan po? Ngayon, saan po kayo babalik? Sa Qatar, Europe. Saan? Sa Europe. Huwag na ho kayo pumunta ng Europe. Ma, malayo yon. O nga. Kung purpose mo lang naman, sumali po kayo dito para makahanap ng ano, ng kasintahan. Oh, ba't ka mag-abroad pa? Kung kaya lang naman itong ni sir na ibigay lahat, i-provide niya lahat ng pangangailangan mo. Sobra-sobra pa. O ano pang kailangan mo mag-abroad, magtrabaho, papagurin mo sarili mo. Dito sa Pilipinas na magbibilang ka na lang ng income nyo araw-araw, ayaw nyo po pa? Oo nga. Bababay na to. Babay ka na to. Hindi ka nakagwanta to. Sige ah. Sa inyo naman po yan. No? Sa inyo naman po yan kung gusto po ninyo mag-usap pa off-cam. Oo. Ayun. Ma'am, good luck ha. Yes po. Yes, maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Gusto ni ma'am nasa abroad yung lalaki kasi hindi daw magloko. Ma'am, matagal din ako naging isang OFW. Huwag ganun.
Kung manluloko, manluloko po talaga yan, ma'am. Mas marami kamu timtasyon sa abroad.